ang hirap ipaliwanag mamaya. Papaliwanag ko. Weird si ate, no? Suzanne. 28. Hindi ko alam kung sa akin nakatingin o sa kabila. Ate, ibang kanta yan. Seryoso ba si ate? Tumama na. For you. Gang! Yarr! Yan na, inaaway na ang asawa. Huwag mo awayan si ate. Lagot. Ano ba nangyayari sa utak niya? Yun lang, seryoso siya. Hindi tugma sa utak niya. Marami lang talagang weird sa mundo. Kakanta ko doon. Kailangan kong... Uy, joke lang yun. Hello everyone, welcome to Sounds sa Isargao Music Center. My name is Coach Joseph. And andito na naman tayo sa isa na namang episode ng Competition 101. Ayan. Ang topic natin for this week ay Top 10 Things That Went Wrong During an Audition. Before we continue, I would like to invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Sounds sa Isargao Music Center. And also, please, i-click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Ayan. Excited ako sa panonorin natin ngayon kasi medyo interesting ito. Okay? Has to do with ang dami, preparation, and knowing the song you're about to sing. Diba? Yung sa choice of song. Eh parang, ang hirap ipaliwanag mamaya, papaliwanag ko kapag napanood na natin yung video. Umpisahan na natin ito. What's your name? Suzanne Gay. And how old are you? Suzanne. I'm 28. 28. Okay. And what made you decide to come to the Weird si ate, no? Hindi ko alam kung sa akin nakatingin o sa kabila. Uy, joke lang yun. What are you gonna sing? I have nothing. Bye. Wow, I have nothing with Houston. It give me one. Give me one moment in time. Ate, ibang kanta yan. We've changed the song, haven't we? I know, sorry. I didn't mean to do that. Sorry. Right, let's start again. I have nothing. Na. Mubo pa si ate. Each day I live, I want to be. No, that's not. Seryoso ba si ate? Yeah, that's one moment in time. Iba talaga alam niyang kanta. Share. Actually, that happened to me. Mamaya, kwento ko sa inyo. Each day I live. Sinabi na nga ni Simon yung share my life, di ba? Share my life. Take me for what I am. I'll never change all my colors for you. For you. I'll be calling back again. This passion is why I can run from myself. And there's nowhere to hide. Yan na, inaaway ng asawa. I don't wanna. Huwag mo awayin si ate. Imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing. Because I don't have you. Okay, biglang natapos si ate. Okay. Medyo yung sa umpisa, di ba? Pag sinabi niya yung pangalan niya, confident siya. Malamang dapat confident kapag sinabi yung pangalan mo. Suzanne Gay. Diba? Suzanne Gay. And how do you do? I'm 28. Speechless ako kasi pa. Okay. Ang isip niya, ang kakantay niya, I have nothing. Pero paulit-ulit na pag intro niya, ibang kanta ang kinakanta niya. Hindi naman siya nagre-react o hindi man lang niya sinasabi na kung nagme-mental block ba siya, ano ba nangyari sa utak niya. Basta sa kanya parang wala lang. Ah, mali ba lumabas? Okay, sige. Tapos ulitin naman niya na, di ba, each day I live, di ba? Okay, so eto, feeling ko naman seryoso si ate sa pinagagawa niya sa buhay. Yun lang, seryoso siya sa ginagawa niya. Pero, I don't think na nag-train siya, classical training siya sa voice, or meron siyang, di ba, any musical training at all, I don't think meron siya noon. Kung gusto niyo talagang sumali sa mga ganyang contest, and to be confident,
magkaroon kayo ng konting training man lang para naman may pang-push kayo, yung confidence nyo, you have something to back it up. Diba? Meron naman magagaling, kaya nga lang, hindi maganda ang choice of song. Ito, choice of song niya, hindi tugma sa utak niya at sinasabi niya. Diba? Pero nung nakanta na niya, lahat ng throat na ginagawa, yon puro ganun na. Tapos falsetto niya, yon pero walang dynamics, walang vocal texture man lang. Share my life, take me for a ride. Parang ano nigit si Jano. Ano ba? Ano ba? Okay. Jano ba? Parang si Jaya lumalabas sa boses ko. Anyway, okay. Yung itsura ni ate, seryoso siya, pero parang hindi ko alam kung ano-anong nakain niya, bakit siya nag-audition. Hindi sa pag-aano, pero... Diba, marami lang talagang weird sa mundo na parang I doubt na nakakanta na siya sa labas o kung saan man. Feeling ko, nag-decide si ate nung nasa kwarto siya na madilim kung saan yung parang kakanta ko dun, diba? Ganon. So parang hindi siya something na ginagawa niya for quite a while na kung saan eh. Marami ng tao na nakapag-performan niya na nagsabi, ang galing-galing mo, you should audition. Pero kung ganyan ka kumanta at sinabihan ka na kumanta ka at mag-audition ka, most probably, gusto ka lang nilang buyuin, alam mo yon, na parang ibang tao talaga magsabi sa'yo, hindi ka magaling. Diba? Hindi masama magsabihan ka o makatanggap ka ng comment na hindi ka magaling. Ang mali is masaktan ka lang, then you do nothing about it. Ang dapat mong ginagawa pag sinabihan ka ng tao na hindi ka magaling, wala kang future sa singing, you prove them wrong. Okay? Kaya mag-aaral ka, mabuti, lahat ng discipline gagawin ninyo. Minsan nga gagawin kong ano, isa sa mga reaction videos na gagawin ko, kay Miss Lea Salonga. Bakit? Hindi naman pop singer si Miss Lea, pero fan ako niya. Bata pa lang ako, fan na ako ni Miss Lea. Bakit? Because of her discipline. Sa training niya, sa pagkanta, alam mo yun, nakikita mo yung development niya and the way she pushes herself na tumaas ang standard niya to the point na nakipag-compete siya sa ibang lahi just to get a part. Okay? Excited akong gawin niyang isang episode na yan. Okay, basta abangan nyo yan. Okay, sana naman may natutunan kayo sa audition ni Susan. Okay? Sana may natutunan kayo dyan dahil ako may natutunan ako. Natutunan ko na kailangan kong gumawa ng reaction video ni Miss Lea Salonga. Hindi, kasi wala ka naman talagang ano eh. Ika nga, hindi siya prepared. Diba? Kinanta lang niya, iba pa ang lyrics niya sa umpisa. So wala akong masabing natutunan ko sa kanya. Hindi lang siya prepared. Diba? Okay. Before we close up the show, I would like to invite everyone once again to please do like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundsay Sargo Music Center. And also, please click the bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Again, this has been Coach Joseph, and I'll see you again next time. Bye! Bye! Kubo!